Ayo, pakireport ang impormasyong nakalap mo sa kalaban. Masusunod po. Ang Coronav Empire ay kasalukuyang pinamumunuan ni Divock XIX. Gumagamit sila ng propaganda kagaya ng pananakot at misinformasyon upang guluhin at pahinain ang kalaban. Ayon sa aking datos, mabilis ang pagkilos ng kanilang Delta Brigade at patuloy lamang itong lalakas sa mga susunod na buwan. Malaking problema talaga ito. Kailangan natin pagkaisalin ang lakas ng sangkatauhan. Ngunit, masasagawa lamang natin ito kung makagagawa tayo ng paraan upang matigil ang kanilang propaganda. At kailangan na rin natin makahanap ng mga bagong sasabi sa ating pwersa. Ayo, may maimumungkahi ka ba? Matapos ang masusing pag-aaral, ito po ang aking rekomendasyon. Upang ma-counteract natin ang propaganda ng kalaban, kailangan nating paigtingin ang information campaign natin. Tatawagin natin itong Project Shensaya 2021. Magiging focus natin ay ang mga sumusunod: kalusugan, kabuhayan, kaayusan, at pinabukasan. Ito ang mga gagawin natin upang makapagbigay kaalaman sa sangkatauhan. Una, Pasaynaya 2021. Ito ang magiging hudyat ng simula ng ating mga proyekto. Ang lahat ay hinihikayat na magsimula ng gumawa ng kanilang mga tokang gawain. Ikalawa, Agumin. Inaanyayahan ang kabataang mula ika-apat hanggang ika-sampung baitang na gumawa ng isang meme na may kinalaman sa Agham. Kokolektahin ito sa ika-15 ng Setyembre. Ikatlo, Instagram. Ang lahat ay kukuha ng mga litrato at isasalaysay ang konseptong pang-Agham sa likod nito. Kokolektahin ito sa ika-18 ng Setyembre. Ika-4, TikTok Challenge. Bukas ito sa kabataang mula ika-4 hanggang ika-10 baitang. Mahahati ito sa dalawang kategorya: Sayawan at Agumidang. Ang sayawan ay para sa ika-4 hanggang ika-6 na baitang. Sila ay sasayaw sa saliw ng tugtuging may kinalaman sa Agham. Maaari silang gumamit ng mga props at costume. At maaari rin silang samahan ng kanilang mga kasama sa tahanan. Para naman sa Agumidang, bukas naman ito para sa ika-7 hanggang ika-10 baitang. Sila ay magtatanghal ng isang magic trick at ipapaliwanag nila ang siyensa sa likod nito. Maaari silang samahan ng mas nakatatanda sa tahanan upang masiguro ang kanilang kaligtasan habang ginagawa ang trick. Kailangang magawa nila ito bago ang ika-22 ng Setyembre. Ika-5, Kasaysayan. Ang mga guro ay magtatampok ng mga lumang kagamitan at ibabahagi ang mga mahalagang impormasyon tungkol dito. Ika-6, ito ang pinaka-highlight ng plano natin. Ang Agumon 2021. Sa pamamagitan nito, makakapagpalakas tayo ng puwersa natin. Inaanyayahan ang lahat na sumali. Kayo ay gagawa ng sarili niyong version ng isang science superhero. Upang makasali sa Agumon Forces, kailangan niyong magpasa ng isang litrato at isang video habang kayo ay nagpapakilala at suot ninyo ang inyong superhero attire na gawa sa mga household at recyclable materials. Kayo ay mahahati sa 4 na kategorya. Bawat kategorya ay may kanikanyang tema. Para sa Kinder 2 hanggang ika-3 baitang, kalusugan. Para sa ika-4 hanggang ika-6 na baitang naman ay kabuhayan. Para sa ika-7 at ika-8 baitang ay kaayusan. At para sa ika-9 at ika-10 baitang naman ay kinabukasan. Inaasahang makakapagsumite ang lahat sa ika-22 ng Setyembre. At sa pangwakas na gawain, nakahanda naman ang ating pasaiklaban. Dito natin ipapakilala ang mga bagong bayani na tutulong sa atin. Ang mga bagong henerasyon ng Agumon. Magaling! Sige, gawin natin ito. Ipalaganap ang plano sa lahat. Masusunod po. Ikaw, maaari kang tumulong. Sama-sama nating wakasan ang kasamaan ng kalaban.